Good morning mga babayan at welcome back na muli sa ating YouTube channel. Kumusta na mga babayan from Luzon, Visayas at Mindanao, overseas Filipino, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Good morning at good afternoon, magandang gabi po sa ating lahat, no? At dito po tayo ngayon sa may Common Station. Nasa harap po tayo ng SM North. So ayan mga kabayan, ay ganito pa rin po ang status ng ating Common Station, no? Yung mga poste po natin ay may mga cover pa po, no? Yung tinatawag na rebar. Ayan. May mga steel girder pa dito, no? Nasa baba nakalatag pa. Ayan, ito po yung cover ng pundasyon bago buhusan. At ito po yung mga gamit nila, no? Under po siya ng BF Corporation. At nakakagulat, nasa ng capping beam. Yung capping beam ay tatlong piraso ito. Yung kulay puti na yan. Yan, yan. Ay di po natin alam kung nasa napunta, no? Kasi nakarang araw ay tatlo po yan. Tatlo po yan mga kabayan. Pero ngayon isa na lang, oh. Hinahanap ko nga po eh kung nasa napunta. Baka sa iba ikakabit, no? At hindi dito sa Common Station. O baka itinapi lang nila. Inikot ko na yung buong ano eh, job site eh. Wala akong nakita ng capping beam. Capping beam or pier head, no? So ang araw po natin ngayon mga bayan ay araw po ng Merkulis, September 22 sa taong 2021. So ayan po yung ating LRT Line 1. Ayan, na makukonnect sa MRT 3. At ito na po yung MRT Line 7. At dun po sa may bandang unahan, sa likod ng Dablac, Mindanao Avenue, yan po yung subway, no? Yung ginagawang subway. Doon po sila nag-hukay o under construction. At ito na po yung atrium building. At yun naman po yung north quadrant. So punta po tayo doon. Tara. At dito naman sa may drainage, no? At okay na, may mga imbornal na siya sa gilid. Ayan, pinalis lang po yung imbornal dahil nakasentro po yan sa pundasyon. At dito naman po yung mga girder natin. Ayan. May napansin po tayo, no? May bago silang lagay yung poste, no? Diba tatlong poste yan? Bali tatlo na. So pupunta natin yan mamaya. Ito po yung walkway nila, no? Yan po yung job site nila, no? Medyo maputik pa, hindi pa tapos. At ito naman sa may gulong natin ay okay naman, may mga steel girder na nakabatong, no? At may mga scaffolding pa. Yan naman po yung Trinoma. Ayan. Ayan, may poste na naman silang nilagay, no? Bali tatlo na sila magkatabi. So kagabi lang yan na nilagay nila kasi nang isang araw nag-update tayo, wala pa yan. At yan naman po yung sa carousel. At dito naman sa gitna, yung sa may ilalim ng LRT1, yan po yung steel column. At may mga gamit pa dito sa baba, oh. Ano kaya ito? Yan. So comment kayo mga kabayan kung anong tawag dyan sa ano, yung ginagawang trusses ba tawag dyan? Yung ginagawang parang may bubong na. Yung parang may arko. Ayan, oh.
yung parang islanting pa baba. Yung 8 sa carousel natin mga bayan ay free ride po yan ngayon, wala pong pamasahe. Papunta nga monumento. Yung ano natin, no, yung capping beam, nag-iisa na lang siyang kaya nila nilagay yung isang capping beam. At dito naman sa may southbound, ay hindi masyado matraffic, no, mga kabayan. Wala daw nangyayari, marami ang umangal ng mga nagsasabi. Wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko, baka kayo naloko. At dito naman sa may southbound, ito pa rin po yung steel column natin, south quadrant. Kung walang nagawa, pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Binibusan ang pinaksyonan ng aking pangulo. Binibigyan leksyon ng mga matigas na ulo. Kaya kung sino susunod sa kanyang yapa, gawing maayos ang lahat ng pangkuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Iba na talaga ang pagbabago, pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan ang Manila Bay. Grabe na ang kapaligiran, malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaasan, nagkusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita kung anong pagbabago't nagawa, pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan.